Hello mga kamag-anak, welcome to my channel, it's Mia's Kitchen. So itong video na to ay may nag-order sa akin through Facebook. Ang pangalan niya si Miss Alisa. So natuwa ako kasi siya yung first time ko na customer na galing FB. So ito yung in-order niya, Biko. So dahil natuwa ako, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking Biko. So yan, una gagawa muna tayo ng latik. Siguro ito yung halagang ano to, mga 25 na pesos na niyog, tapos pipiga, pinapiga. Kami yung nagpipiga na sa amin. So yan, yung pinaka cream niya, yung kakanggataan niya, yun yung ano mo, tapos haluhaluin mo lang hanggang siya umabot ng ganyan, then ganyan na siya, diba? So yun pa lang yung ay latik lang. So ngayon, ito yung process talaga ng paggawa ng aming Biko. So ito, yung kakanggata. So papakuluan lang natin yan. Then mag-ready na tayo ng asukal. Ang ginagamit namin na asukal yung nugnug o yung pinaka-brown. Then once na kumukulo na yung ano, gata natin, saka na natin lalagay yung asukal. So tunawin lang natin yung asukal sa gata. Then haluin natin. Ang haluin hanggang sa lumapot siya. So once na lumapot na siya, saka na natin lalagay itong ating sinaing na malagkit. So yan, dahan-dahan mo lang ilagay, parang yung pag-care mo sa kanya, dahan-dahan lang, Charles. So syempre dahan-dahan lang para hindi tumalsik. Mainit kaya itong ano, itong magpakamapasok ka pa na ano ka ng asukal. So yan, dahan-dahan lang, then simutin natin yung ano, yung ating sinaing, kasi mahalaga yan, mahal-mahal kaya ng mga bilihin nyo yan. So yan, so ginagawa ko, sinisimot ko lang kasi bawat butil ng bigas ay mahalaga sa tunay lang. Wah, tanggay nyo ka boy. So ayan, so after natin ano, at nalagay lang ating sinaing na malagkit, ating ito'y haluin na. Yan, haluin lang natin siya hanggang sa ano, ma-absorb ng ating kanin o yung ng ating malagkit, yung ating sukal sa mata. So yan, dapat ano, bantayan mo ito maigi at haluin na maayos para magsama-sama yung lasa. Yan, ganyan lang. Yan, yung mga puti-puti dapat ay tanggalin, dapat ay pare-pareho. Yan, ganyan. Ganyan lang. Tuloy-tuloy lang yan, tuloy-tuloy. Ito yung medyo nakakahalay. Pero pag mahal mo, ginagawa mo, hindi mo maramdaman yan. Oo naman, totoo yan. Di ba ganun naman talaga sa pag-ibig? Pag-ibig. Pati pa pag-ibig na pupunta. Sa ginagawa, pag talagang gusto mo, kahit ay nahihirapan siya, ay kahit meron pa kayo, tuloy pa rin kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Ba't parang to? Nung ba't ang ganyan nyo ako? Salanan to ng TikTok eh. Nakanood ng mga ano, magagaya ko boses nila. So anyway, yan lang. Dali, ano lang. Tuloy na tayo ng tuloy sa paghalo hanggang sa ma-achieve natin yung gusto natin. At ayan na nga ho. Yan. Na-achieve na natin yung pagka-stickiness. Yung pagkamalagkit niya, yung parang tingin niya sa'yo ang lagkit. Ay, humugot na naman yan. Make sure mo lang na wala mga puti-puti yan, kaya haluin mo na maigi yan. Yan, haluin lang na maigi hanggang sa maging ano na, sticky, yung wala na talagang puti-puti yan. So unting halo na lang, pwede na yan. So after that, yeah, transfer na natin sa ating lagayan. So natuwa naman ako sa feedback ng ating ano, customer, kasi nasarapan siya sa ating Biko. At ito yung request niya, yung latik kami yan daw. So ayan. So marami naman talaga kami maglagay ng latik. Pero sa kanya, mas dinamihan ko pa ng konti. Kasi request niya eh. Also natuwa talaga ako kasi first time ko kasi siyang customer sa FB. Madalas kasi yung nag-order sa akin, kakilala ko,
or di kaya kakilala ng kapatid ko. So ngayon eh nag-post kasi ako ng product ko sa FB, then ayun eh siya yung kauna-unahan kong customer na nag-push through, kasi yung madalas nag-inquire lang, then minsan hindi natutuloy. So siya tinuloy. So natutuwa ako kasi ayun siya yung una ko talagang customer. So and as a result natuwa siya kasi ano daw eh, sakto lang daw yung lasa, hindi ganun katamis kaya hindi nakakaumay. Kaya ayun, nagbigay din ako sa kanya pala ng freebies, ito'y palabok. Natuwa talaga kasi ako, kaya ayan, binigyan ko na rin. And ito, as makikita nyo, may another order din ako nito. Bali, ito si Ate Marisa. Repeating orders to. Madalas kasi siya nag-order sa akin ng palabok kasi nasarapan siya. Malapit lang to siya sa amin, sa taas lang tanap. Tapos meron siyang negosyo na water filling niyo. So niloloko niya ako ng time. Wala pa daw kasi alasin ko kaya hindi niya pabayaran. So yun lang, maraming salamat sa panonood.